Bongga, welcome back to my channel. Oh, ayan, this is Madam Weng. Alam niyo mo naman, Madam Secret. Madami-dami talaga akong mga secret. Alam niyo mga pangga, ang isi-share ko ngayon sa inyo regarding ito sa tinatawag nating Ghost Month. Ito na yung kapitong buwan sa Chinese Lunar Calendar. At ito ay nagaganap sa iba't ibang araw at iba-ibang date. Halimbawa ngayong 2021, ito ay mag-i-start sa August 8 at magtatapos siya sa September 6, pero yung pinaka-peak out nila na doon, ito yung August 22. Medyo malakas daw yan sila dyan. So, ang Ghost Month, mga pangga, ito yung buwan na kung saan ay naka-open gate ang hell or ang tinatawag nating impyerno. At lumalabas na yun itong mga tinatawag na mga hungry ghost na to or mga kaluluwa. Ito yung mga kaluluwang ito. Ito yung mga taong namatay sa biglaan, yung aksidente, yung mga nag-suicide. Ito yung mga taong una nabubuhay na nagiging masama sila sa mundo at hindi sila nakakarating sa langit. Ito ay sa mga paniniwala. Ngayon mga pangga, ito yung mga time na kailangan nilang lumabas. Magkakalat sila. So ngayon mga pangga, dapat alam mo yung mga bagay na hindi mo dapat ginagawa ngayong August or Ghost Month. Ang number one mga pangga ay, ang gagawin mo ay talagang huwag na huwag kayong maglipat sa buwan ng Agosto. At huwag na huwag din kayong bumili ng mga property sa buwan din ng Agosto. Isa pa, huwag kayong mag-start ng business sa buwan ng Agosto. Napaka-importante yan at huwag na huwag niyong gagawin yan mga pangga. Dahil nga ito ay may maraming kaakibat na negatibo sa buwan ng Agosto. O ayan, ang din yung isa pa ay huwag tayong mag... alam nyo kapag may nagsisipol dyan sa likod mo, huwag na huwag kang basta lilingon. Kailangan kung sakaling lumingon ka, buong katawan mo ang lilingon. Huwag lang yung iyong gaganon ka mga pangga. Kasi hindi na mo malalaman yan. Ito na yung mga nakikisabay na mga kaluluwa minsan. Ngayon mga pangga, yung isa pang gagawin mo, huwag na huwag kang mamulot ng barya, lalo na yung mga barya na nasa kalsada, nasa lupa, nasa mga maduming lugar, dahil ito ay sila yung may pagmamay-ari yan. So hayaan, huwag ka munang mamulot ng mga barya sa buwan ng Agosto. Kasi lalo na kapag ka mga traveling ngayon, iiwasan nyo yung pagsiswimming sa gabi, pag-travel water ng gabi din. So, pwede naman nating gawin yan. Pero pagdating na ng palubog ang araw, ay umahon na po kayo, huwag na po kayong mag-swimming. Kasi ang mga ghost, gustong-gusto nila sa malalamig na lugar. Lalo na sa ilalim ng tubig at pagabi na at palubog na din yung araw. At yung isa pa mga pangga, huwag na huwag kayong manalamin sa gabi sa buwan ng Ghost Month. At huwag na huwag kayong maglalaro ng mga spirit of the glass o ito yung pagtatawag ng mga espiritu dahil maaaring iba ang inyong matawag ang masasamang espiritu mga pangga. At dapat huwag din kayong nagsasampay ng mga labahan na lumalagpas na sa gabi. Kailangan bago lumubog ang araw ay natanggal na natin yan dahil daw yan ay pwedeng pamamahayan ng masamang espiritu. Dahil napakalakas ng kanilang inherya sa panahon na ito ay talagang maligalig sila ng gugulo sila sa mga tao. At yung isa pa, huwag na huwag nyo rin iiwan ang inyong mga anak sa mga panahon na ito na nag-iisa. Kasi yan ang tinatawag, minsan napapaglaruan sila. So, kailangan gawin natin yung mga bagay na ito. At dapat alam din natin yung mga bagay na hindi dapat at dapat. And then, yung isa pa, yung sa gabi, yung pagsisipol-sipol natin, ay iiwasan natin po yan. And then, yung isa pa napaka-importante, huwag tayong gumawa ng mga surgery procedure sa panahon na ito dahil baka maaari tayong mapaglaruan ng mga ghost spirit, lalo na yung mga malalakas ang mga power na pwede nating ikakaproblema yung healing process o yung pagaling ay mapagal at pwede na natin ikakamatay
tayo mga tangga. Dahil sa totoo lang ay yan naman ay mga paniniwala, pero kailangan walang masama kung ito ay magiging gabay natin na huwag gumawa ng mga bagay na hindi dapat gawin sa panahon ng Ghost Month. Lalo na kung medyo aware ka na at may alam ka na, ayan, magpo-project na rin talaga yan. So, alam mo, yung mga bagay na ito, dapat kinukontra din naman natin. So, yung mga simple lang yung mga ititip ko sa inyo, yung mga bagay na nandyan lang sa kusina nyo. Alam nyo ba yung mga luya, bawang, asin ay napaka-importante yan. Hindi nyo kailangan bumili mga pangga. Ngayon, ang gagawin nyo lang, maglagay kayo ng either asin or bawang or luya sa pouch na ito at itali siya sa kulay red na ribbon. Ito, itatali siya at ilalagay nyo sa bulsa simula na magsisimula ng August 8 to September 6 para maiwasan natin ang mga negatibong bagay na nakapalibot ngayon sa atin sa panahon ng Ghost Month. Lalo na sa mga nagninegosyo, huwag nyong isipin na ito ay kamalasan. Dapat kinukontra natin at nagpo-project tayo ng mga positibong bagay sa ating sarili. At huwag na huwag kayong mag-i-inject ng hindi maganda sa inyong sarili. Gawin natin maging produktibo sa panahon ng Agosto at lalong maging masipag at gumawa ng mga pangpangontra. O, diba? So, napaka-importante yan. At hindi nyo kailangan bumili ng mga bagay na mapapaswerte. Nandyan lang sa ating kusina. At syempre, mga pangga, ako nagsishare sa inyo, pero hindi talaga ako nagbebenta. So, ibig sabihin, yung mga bagay na tinitip ko sa inyo, nasa sa inyo yun, mga nasa kusina, or gusto nyong bumili, marami tayong mga pampaswerte. So, ayan. So, nasa atin pa rin, mga pangga, ang pagsisikap at pagbibigay ng positibong bagay, magiging maayos at produktibo sa panahon ng Ugos, ay huwag nating isipin na ito ay kamalasan. Ito dapat ay kinukontra natin at samahan natin ng dasal, sipang tiyaga at kalooban ay maging malinis sa kapwa at malinis ang hangarin sa sarili at ganun din sa iyong kapwa. So ayan, maraming salamat mga pangga sa inyong panonood at naway nakapagbigay ako sa inyo ng tip at hindi nyo talaga kailangan gumastos kundi nandyan lang. Gawin tindi lang yung red pads, telang pula at lagay ang luya, bawang or asin at ilalagay sa inyong katawan. So yun lang. Don't forget to subscribe, like, and share ang aking channel. Bye-bye! Maraming salamat!